Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Andito naman tayo sa ano sa usapang hanap buhay. Maganda rin kaya yung ano, yung overruns, yung mga binibenta na ano na mga damit na mga branded siya. Kaya lang ano may mga slight na damage sila, yung mga hindi ba nakapasa sa quality control yung mga sa mall. Marami kasi nakikita ko eh, mga estudyante, ang hilig nila bumili ng ano, dyan sa overruns. Kasi pag magaling ka magpili, marunong ka magpili, makakakita ka ng ano, ng maganda. Kunti lang yung ano, yung mga damage. Minsan di mo pa nga nahalata na may ano eh, na may damage eh. Maganda rin yung kaya lang kailangan pumili ka ng ano, ng mas malayo ba sa may overruns din na ano na nagtitinda at saka humanap ka ng ano ng supplier, yun ang ano diyan sa ano sa overruns. Maghanap ka ng supplier kasi ano eh magandang negosyo din 'yan. Yung isa pa yung ano pagtinda ng ano ng mga damit. Kung gusto mo magtinda ng mga ano damit, 'di ba yung mga ano mga OFW, gusto nila mag ano mag negosyo ng mga ganyan. Sa Taytay maraming ano, maraming mga damit na ano na maraming mga damit doon na binibenta. Mura lang siya kumpara sa ano sa mga palengke o kaya sa mall na ano na bibili mo na ano na mga damit. Halos parehas lang ang ano nila ang tila. Doon ka pumunta ng ano ng Taytay. Marami dun pagdamit. Tapos sa ano kung gusto mo magtinda rin ng mga damit, tsaka chinilas, ganyan mga laruan, bag, ganyan. Yung halo-halo na, payong ganyan. Doon ka pumunta sa ano sa Baklaran. Pag sa Baklaran ano pag mag-MRT ka, 'di ba baba ka ng top. Tapos maglakad ka pag nakita mo yung ano yung LRT diyan papuntang Baklaran tumawid ka tapos tumingin ka sa kanan yung unang building na makikita mo diyan na maraming nagtitinda ng ano ng mga damit, may mga manikin siya sa ano sa labas. Pumasok ka diyan, merong guardian pumasok ka. Pagpasok mo diyan sa loob, andiyan lahat yung ano yung mga wholesale na ano na yung payong nung nabibili mo dito sa palengke na 100 ang ano doon ang 6 na piraso ano 50 pesos lang. Kailangan 6 na ano na piraso ang ano ang bibilhin mo. Tapos yung mga t-shirt na ano na 2 for 180 mabibili mo yan 45 tapos yung iba naman 55. Kaya lang ano, 6-6 na ano siya na peraso. Di ka pwede magbili ng ano ng isang peraso lang kasi hindi mo siya makukuha sa ano sa presyo na ganyan na 55 o kaya 45. Tapos yung mga ano, mga blouse, mga pambabae na ano na tinitinda na tag 100. Ganun din ang presyo, 55, 50, ganun ang ano niyan, ang presyohan doon. Tapos yung mga pambata, ano na siya eh, by size na siya, mababa lang talaga. Kasi ano eh, pumupunta kami doon dati kasi may ano, may negosyo akong ano, damitan. Doon ako namimili. Kaya lang pag magnegosyo kayo, kailangan talaga kayo ang hahawak ng ano, ng negosyo ninyo para mabantayan nyo, matutukan nyo talaga kung paano patakbuhin yung ano, yung negosyo na yan na papasukin nyo. Tapos pag gusto niyo naman ano magtinda ng ano mga tsinelas, maglakad lang kayo. Maglakad lang kayo kung sa bandang unahan, makikita niyo doon yung ano yung tsinelas, yung tag 50 piso sa palengke na ano na tsinelas. Ang presyohan nila doon ano 28 ganyan. Meron tag 22 din. Tapos kaya lang by size siya. Ano, halimbawa umpisa sa maliit ba ganyan size 6. 7, ganyan, 7 and a half. 6 din siya na ano, na peraso. Tapos yung mabibili mo sa palingki na ano, na mga ano, mga chinilas na tag 100, ang ano doon, 45, 50, ang ano, ang presyo.
anim. Ang dami doon, ang dami mong maano doon mabibili. Tapos yung mga ano, mga laruan, murang-mura lang doon yung mga binibenta na mga ano, mga plastic, murang-mura lang doon. Merong tag 18, merong tag 10 piso. Depende na kung anong kukunin mong ano, mga laruan. Pag Disyembre kasi, ano, yung mga anak ko, umpisa nung ano sila, nung magtrabaho na sila, yung mga anak ko, bumibili sila ng ano din, ng mga damit ba, na mga pangbata. Kasi kahit hindi nila inaanak, binabalot namin yan isa-isa. Kahit di namin inaanak or hindi nila inaanak, pag pumunta sa amin, pag ano, pag Pasko, ano, yung binibigyan nila, may mga nakabalot na yan. Pagdating ng Pasko, ang dami nga namin ano eh, binabalot na ano na mga panregalo. Tapos kulang pa yan kasi ang daming pumupunta, lahat na pumupunta, halos mga kapitbahay binibigyan ng ano ng damit o kaya ganyan, isang damit, isang t-shirt, isang blouse, short, ganyan. Doon mo ano, doon talaga ninyo makikita, napaka ano, napakagandang negosyo yung ano, yung damit, kung may maganda kayong ano, kung may maganda kayong pwesto. Ako lang kung ano, kung meron akong ano, merong kasama, gusto ko talaga magtinda ulit ng ano, ng ganyan. Kaya lang, hindi ko maiwan yung ano, yung shop. At saka, ayoko ng ano, malayo ba sa ano, kasi dalaga na yung malayo sa bahay na hindi ko nakikita yung anak ko kasi dalaga na. Mamaya isang pagkakamali lang, ano, pagsisihan na ba. Kaya gusto ko talaga yung natututukan ko siya. Alam ko kung anong oras siya dumating sa bahay, anong oras siya umalis. Kasi pag wala ako sa ano sa bahay, parang hindi ko siya ano, mamomonitor. Tsaka mahirap magkuha ng ano ng kasama ngayon. Yun lang, sa ulitin ulit. Next time ulit, usap ulit tayo kung anong hanap buhay ang pwede nating pagkakitaan. Maraming salamat sa pakikinig sa inyo. Subscribe nyo po ako. Salamat.